We are not Banana Republic. Ito ang matapang at matinding buwelta ni Benjamin Netanyahu sa isang highest-ranking Jewish elected official sa United States of America. Isang United States of America Senate Majority Leader na si Chuck Schumer ang nagpahayag ng isang public speech na kung saan ikinagalit ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Si Chuck Schumer ay isang Hudyo sapagkat ang kanyang mga magulang ay mga Hudyo. Siya ngayon ay nanunungkulan sa isang mataas na posisyon sa United States of America. At note mga kaibigan, ito ay hindi appointed kundi ito ay elected. Ang ikinagalit ni Benjamin Netanyahu sa pahayag ni Schumer sapagkat tinatarget nito ang administration ni Netanyahu. Lumalabas na walang tiwala si Chuck Schumer sa pamumuno ni Netanyahu regarding sa gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Lalong-lalo na sa balak nitong atakehin ang Rafah na kung saan mayroong mga 1.5 million na mga sibilyan sa naturang lugar. Naglabas kasi ng public speech itong si Schumer na kung saan ayon sa kanya, kinakailangan ng Israel na magkaroon ng bagong eleksyon upang mapalitan itong si Benjamin Netanyahu. Dagdag pa ni Schumer, magbabago lamang ang takbo ng gera sa Gaza kung magbabago ng liderato. Ang tinutukoy nito ay si Benjamin Netanyahu. Nang marinig naman ng Prime Minister ng Israel, ang pahayag ni Schumer agad itong naglabas ng counter speech. Viral ngayon sa social media at maging sa iba't ibang platform ang pahayag ni Benjamin Netanyahu. Maging ang CNN ay ibinalita rin ito sa New York Post at maging sa Times of Israel. Tahasang sinagot ni Benjamin Netanyahu ang pahayag ni Schumer. Ayon sa kanya, ang mga pahayag na ito ay inappropriate. Ayon kay Netanyahu, and I quote, "We're not a banana republic." Ipinahayag ni Benjamin na ang Israel ay merong sariling gobyerno at hindi pinapatakbo ng iba't ibang bansa. Hindi rin daw sila pwedeng diktahan ng kung sino man, lalong-lalo na pagdating sa eleksyon. Hindi raw pwede na ibang bansa ang mag-uudyok, lalong-lalo na pagdating sa eleksyon, sapagkat namamayagpag daw ang kanilang democratic type of government. Taong bayan daw o Israelita ang magpapasya at hindi ang ibang bansa. Ayon kay Benjamin Netanyahu, siya ay nasa posisyon hindi dahil sa ito ay ginusto ng maraming bansa, kundi ito ay idinaan sa eleksyon. Ibig sabihin, taong bayan o mga Israelita ang naglagay sa kanyang posisyon. Kaya tungkulin niya na proteksyonan ang mga taong naglagay sa kanya sa posisyon. At isa sa mga paraan upang mapaghiganti ang mga tao na pinaslang ng Hamas ay kinakailangang masama sa kanilang plano na pasukin ang Rafah, sapagkat ang Rafah is the last strongholds of Hamas. Pinaniniwalaan din ng kampo ng Israel na ang isa sa mga leader ng Hamas na si Yahya Sinwar ay nagkukubli sa lugar na ito, lalong-lalo na sa mga tunnels. Hindi kasi sumasang-ayon ang presidente ng Amerika na si Joe Biden maging ang EU at ibang bansa sa plano ni Benjamin Netanyahu na pasukin ang Rafah. Ang concern kasi ng ibang mga bansa kung bakit ayaw nilang atakihin ng Israel ang Rafah sapagkat maraming mga sibilyan na naninirahan dito, umaabot ng mga 1.5 milyon. Sapagkat kung sakaling umatake na ang Israel sa lugar na ito, napakalaki raw ng possibility na malaking numbers ng casualty ang magagawa nito. Dagdag pa ni Biden na obligasyon daw ni Netanyahu na maglagay ng safe zone para sa mga sibilyan sa Rafah, maging mga humanitarian aid na kakailangin ng mga sibilyan. Pero nauna nang ipinahayag ni Benjamin na bago sila magsagawa ng atake sa Rafah ay mag-aanonsyo ito sa mga sibilyan. Dagdag pa ni Netanyahu na magpo-provide daw sila ng evacuation center at paiigtingin rin daw nila ang kanilang pamamahagi ng humanitarian aid, sapagkat ang kanilang kalaban ay hindi naman daw sibilyan kundi mga Hamas lamang. Ito ay ayon kay Netanyahu. Kumakalat din ang balita na di umano
hindi na raw magbibigay ng financial support ang United States of America sa gobyerno ng Israel kung ipipilit ni Netanyahu na pasukin ang Rafah. Sagot naman ni Netanyahu, may matatanggap silang support o wala, patuloy pa rin daw silang papasok sa Rafah sapagkat ito ang kanilang pag-asa upang maprotektahan ang kanilang lahi mula sa agresyon ng Hamas. Usap-usapan ngayon ang pahayag ni Schumer sapagkat matagal ng panahon na isa si Schumer sa mga defender ng Israel. At nitong Huwebes lang, umalingaw-ngaw sa internet ang pahayag ni Schumer na kinukundina niya ang pamunuan ni Netanyahu. Nais pa nga niya itong palitan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng eleksyon. Ayon kay Schumer, and I quote, "As a long-life supporter of Israel, it's become clear to me that Netanyahu coalition is no longer fits to the need of Israel after October 7. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na ito ay palabas lang daw ng dalawang grupo sapagkat nalalapit ang eleksyon sa United States of America at napakalakas ng katunggali ni Biden na si Donald Trump. Pinipressure ngayon ng milyong mga Muslim si Biden na pahintuin si Netanyahu sa kanyang balak sa Rafah. Nangangamba di umano ang political survival ni Biden kung hindi niya makuha ang boto ng milyon-milyong Muslim sa United States of America. At makukuha lang niya ang tiwala ng mga Muslim na ito kung kanyang ikikriticize si Netanyahu. Marami ding mga nagsasabi na sa mga speech ni Biden, tila hindi na nito sinusuportahan ang Israel. Subalit, sa action ay suportado pa rin ito ang Israel. Maraming mga speech ang isinagawa si Biden na kung saan laging nakamensyon ang plano ng Israel sa Rafah. At ayon sa kanya, red line daw ang balak ni Netanyahu sa Rafah. Subalit, sa maraming leader na nananawagan kay Netanyahu na huwag nang ituloy ang kanilang balak sa Rafah, wala ni isa rito ang pinakinggan ni Netanyahu. At ayon sa kanya, we will enter Rafah. Dagdag pa ni Netanyahu, we'll see when we win the war. Ang ibig sabihin ni Netanyahu, pagkatapos ng gera nito at maipanalo ang kanilang laban sa Hamas, ang mga Israelita na raw ang magdidesisyon kung kailangan pa ng eleksyon. At dagdag pa ni Netanyahu, it is ridiculous to talk about it today, referring sa eleksyon na tinutukoy ni Schumer. Ayon sa kanya, parang twin bombing lang tayo o yung tinatawag na 9-11 na kung saan tinugis din ng Amerika ang tinatawag na Al-Qaeda at walang sino man ang pinakinggan ng Amerika. Kung kayo naman ang tatanungin, mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa mga pahayag ni Schumer o ano ang iyong pahayag tungkol sa panindigan ni Benjamin Netanyahu?